Punta po tayo ngayon sa mag-medical check-up po ako ngayon. Kaya maaga akong gumising. Maaga na ba yun? Alas 6. So, hindi muna po tayo ngayon magtitinda, guys. Teka, sisirin ko muna yung ito. Kasi meron tayo, diba? So, medical check-up natin ngayon. Diyan. Kaya, doon pa rin sa Suki kong hospital kasi sila yung nag-aano sa akin, kaya doon tayo lagi hanggang gumaling ako. Sila yung nagmamanage kasi kung ilalagay nila ako sa ibang ano, magpupunta ako sa malayo, malayo na sa akin. Kaya doon, dito na lang malapit sa amin, hindi ako mahirapan sa city kasi pinaka main city dito yung meron din mga malalaking hospital. Ay, kaso mahirapan ako. Kaya, ayan, punta tayo ngayon sa hospital, guys, sa aking medical check-up. May MRI ako ngayon. Dalawa yung ano ko ngayon. So, laban Japan. Kaya mamaya uli. Ayan na. Ano siya? Malamig. Malamig na talaga. Pero nag-t-shirt lang ako pang summer kasi mamayang tanghali. Napakainit naman. Kagaya kahapon, yung nag-attend kami ng binyag, ang init-init tapos naglo-long sleeve ako. Wow. Yes, nag-ano. Si Okas ang pinauna ko na siya para mag-parking. Buti maaga-aga ako kasi traffic pala, oh. Dami palang sasakyan ngayon. Hospital yung nasa corner sa my right side kasama po yan, pero yan po ay sa mga Rogin Home ang tinatawag. Rogin Home yata yun. Oh, so sa para sa mga matatanda, hospital sa mga matatanda. Tapos sa likod niyan yung pinaka main nila na hospital talaga. Ayun, ang dami. Buti na lang pala umaga ako kasi 9:28 ito. Tapos kailangan 9:20:45 andun na kasi isasagawa yung ano. Ayun, mabait, di ba? Ano, ang mga hapon, bigayan talaga. Binigyan ako ng way. So, lagi naman tayo napupunta dito, buwan-buwan, di ba? Kaya maalala nito o ma-memorize nyo na. Ay, si Okasang, hindi nakatingin. Ganyan ang, ano, may edad na tayo, guys, no? Kaya, yung mama natin, yung parents natin ay swerte sa Pinas yung mga mama kasi sinasamahan ng anak. Ayan, nandito na po tayo. Dito sa Japan, guys. Sila lang talaga. Bira lang may kasama. Bira lang may kasama. Ang dami pala ngayon naka-schedule. Puno yung parking. Puno yung parking, guys. So, sila lang talaga. Sila-sila lang, kahit may edad na. Sa atin kasi, iba, di ba? So, dito na lang tayo
sa malayo. May nagwawalis. Dito na lang tayo. Ano talaga ako guys sa Panginoon na sana walain na itong aking sakit. Gumaling nga ako sa marami akong mga sakit na nalipas na ay na ano guys, tagamot na. So pumalik naman kasi ito ang kinakahirap. Tika, magre-ready muna ako, magmamas muna ako guys. Kasi ayan, nang dilo-dilo ng aking mata. So ang aking atay ay sa kakainom ng mga gamot guys ay nadadali, tumataba. Kaya nung nakaraang check-up ay sabi ng doktor, tumaba na naman yung ano mo. Grabe naman kasi ang gamot, ang daming gamot guys. Iniinom ko araw-araw. Araw-araw ko iniinom. Ayan. So, bawal kasi. Kaya dito na lang po muna tayo. Mamaya uli ni. Si Machius Juan. Kukuha uli ng ibi. Ayan, yung aking pangalan. It's a manon. Ayan guys, para ma-update kayo kung anong ginagawa ko. Ito guys, tapos na tayo kumuha ng ihi at saka kumuha ng tatlong tube ng dugo. Nandito po ako, waiting po ako sa MRI para sa aking utak. Titingnan po yung aking ulo. Dito na tila. Dito ako bumibili pagkatapos ng lahat-lahat kasi nag-fasting ako simula kagabi. Sabi, lagyan ko lang ng ang tiyan ko ng pagkain guys. Kukuha tayo ng gamot. Pang gamot. Sana wala mapa. Parang marami yata nakapila siguro. Ayun na guys, nakuha ko na yung gamot. Dalawang lapad din. So, ang lapad ngayon sa Pinas sa rate ng piso ay 37.37. Kaya 3,700 yung isang lapad. So, ano siya guys? 7,000 din. 7,000 ngayong araw na to. 7,000 pesos sa pera natin. Oh, ganito lang pala mag-change ng halaman. Gutom ako guys. Sobrang gutom. 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 Ay, naku, naglilinis ka ba? Guys, tapos na po tayo sa medical check-up. So, nakalabas na ako. So, papunta po tayo ngayon sa aking
paborito kong place. Kasi ang baba pala ng aking sugar, guys. Kaya pala nahilo-hilo din ako. Akala ko tumaas na naman. Sana kumain pala ako dun sa binyaga ng marami. Kasi nahilo-hilo ako at hindi nakakatulog, guys. Akala ko talaga na ano. Teka saglit, guys, ha? Kasi delikado. Ayan. Akala ko kasi ano, tumaas yung aking blood sugar. Yung pala, kulang. Kulang ang aking blood sugar at walang siyang ang ganda na, good news siya ngayong araw na to, yung aking resulta, guys. Di ba nung nakaraang buwan ay resulta natin sa aking liver ay tumaba. Ngayon ay okay na siya. Bumalik nga sa normal. So, ang bilis, di ba, guys? So, ganyan lang po yung aking atay. Kasi alam mo nyo, hindi ako mahilig sa mga fatty foods, so mga kung ano-ano, guys. Kasi mahilig ako sa nilaga. At hindi ako masyado kumakain ng mga may mantikain. Kasi masilan yung tiyan ko. At mahilig ako sa mga gulay. Kaya ayun, guys, siguro naagapan. At hindi ako masyado umiinom ng mga juice. Kung ano-ano. Ayan, salamat sa Panginoon. Kasi bumalik na sa normal yung aking... Ito lang talagang diabetes ko ang problema. Baba. Taas, baba, taas. Ganun siya, guys. Pero lumalaban pa ako kasi sabi ng doktor ko sa blood sugar ay maagapan siya. Gagaling ako at mawala na lahat yung mga maintenance ko. Dahil alam niyo yung maintenance na yun, yun talaga yung dahilan siguro na tumaba yung aking atay. Kasi wala naman ako, hindi talaga umahilig kumakain ng mga kung ano-ano. Kumakain ako na makikita nyo, kumakain ng yakiniko, ganyan. Hindi naman maramihan at bihira lang pag nagyaya yung anak ko, yakiniko, or may bisita na dumating, or yung papa ng anak ko dumating sa bahay. Ayan, kain lagi sa labas. Pero naglilimit ako, pag kumakain man ako sa labas, pag sa normal ano na naman sa pag-uwi sa bahay, ayun naman binabawasan ko yung ano, kasi alam ko yung 1,600 calories kasi dapat mi-maintain ko yun araw-araw. Alam ko kasi yung calories na kinakain ko, kakainin ko, guys, kasi yun ang turo ng aking bago kasi ako nagkasakit ako ng diabetes, guys, ay ano, nagsiseminar ako sa pagkain. Bahala. Kaya bahala na mahal talagang inano ko siya, guys. Inapply ko sa sarili ko. Ayun, tinuro sa akin yung mga tamang pagkain. Pwede siya kumain ng ano, ng mga bawal pero konti lang. Or minsan, ganun. Kaya ayan, sinusunod ko lagi yung doktor. Magastos nga lang. At alam ko yung aking calories sa isang araw. Depende sa yung... Kasi tatanungin ka kung ilang height mo, timbang mo. Tapos ano pa ba yung inaano? Yung calorie mo, ganyan. Chine-check yan bago ka bigyan ng... I-check yung ang katawan mo kung... magkano ang pwede i-assume mo, i-consume, ano ba tawag doon, i-consume mo sa bawat araw na kinakain natin, guys. So ganun lang pala kayo, maganda yan sa mga, itong paraan na to ay maganda to sa mga nagda-diet. Ako hindi ako pwede mag-diet. Basta wag lang lalagpas ng 1,600 calories ang aking kinakain araw-araw. Yun lang talaga, guys. Ayun, kaya nag-umpisa akong ano, guys. Ay, parang maraming tao dito ngayon, ah, sa mall. Anong meron? I-adjust nyo lang yung ano ninyo, calorie na kinakain araw-araw. So, okay na yun. Okay na talaga yun. Wala.
para hindi magka-problema yung kalusugan nyo, guys. Ganun ang gawin nyo. Kaya ako ngayon, kung alam ko lang noon, hindi ko kasi alam. Kung alam ko lang noon, ay hindi siguro ako tumaba ng tumaba, guys. Kasi ako, ibang akong klaseng tao. Pag na-stress ako ay doon, pag may problema ako, sa kain ko din nadaan. Kasi wala akong wala akong kausap na ilabas yung problema ko, wala kasi doon ko dinadaan sa pagkain. Eh ngayon nag-a-adjust na ako at iba na yung yung utak ko ngayon. At saka good news siya, guys, kasi yung 'di ba nag MRI ako, i-check kasi yung utak ko, guys, yung ulo ko ba? Kasi laging sumasakit yung ulo ko. Nag-alala ako kung anong meron, kaya nag-MRI tayo. Tapos ayun, chinecheck. Nako, nagulat yung doktor. Ang ganda ng utak ko, guys. Nakita ko din sa Ang ganda ng utak ko. Yung utak ko ay punong-puno yung ulo ko, 'di ba? Tapos yung skull na natin, yung buto ng ulo natin, manipis lang siya kasi ang utak ko ang ganda, wala talagang mga nakikita mong mga butas-butas, wala. Sabi ang doktor, 20 years old daw yung utak ko. 20 years old, gulat ako. Ala, kumain ako, hindi ako uminom ng gamot. 20 years old daw, guys, ang aking utak. Diba? Nakakatuwa. So, 20 years old. 20 years old pala yung aking utak. Tapos yung ugat ko sa utak ay napakaganda daw. At saka hindi talaga daw ako umiinom ng alak kasi nakikita sa utak ko. Kasi pag umiinom daw ng alak yung tao, yung utak daw ay may yung iskema, may mga bakanti-bakanti, hindi siya nag-ano talaga. Ang sarap magpagupit ng buhok kaso chicken yung masyadong mahaba yung oras, nasasayang. Tulog pa siguro yung anak ko. So kakain ako dito pagkatapos, saka na siguro ako mamili. Kakain lang ako dito siguro at saka bala ko magpamasahe para ma-relax yung aking sarili. Kasi sakit ng katawan, ma-relax yung aking katawan. Sakit kasi yung aking katawan. Kaso yun nga lang. Matagal kasi matapos pag mga ganyan, guys. So, mag-lang tayo dito sa mall. Kasi minsan na ako lumalabas. Titingin ako ng malita. A traveling bag, guys. Ayan, guys. Andito na ako sa loob. So, diretso na ako dito sa mga kainan. So, naghahanap tayo kung saan tayo kakain. Gusto kong kumain ng tempura at sashimi. So, pero may hinahanap pa rin yung aking iniisip ko pa rin yung anong gusto ko yata kumain ng Korean food. Ewan. Kaya naghanap-hanap ako. Ayan, dito ako kumakain lagi sa loob ng mall. Pag ako'y naboring sa bahay. Naboboard ako sa bahay. Ganito ako, guys. Ang aking hilig ay pagkain at damit. Yun lang, guys. Wala nang iba at yung pag-garden. So, ayan na. Ito yung aking napili, guys. Sa kainan ay sushi. Japanese restaurant na sashimi. Ito na po yung aking in-order. Ayan. Diba? Ang hindi ko gusto dyan, yung kulay itim. Tulingan. Tulingan sa Bisaya. Kasi ayoko ng sashimi na may balat. May balat pa sa isda. Gusto ko yung ganyan lang, yung wala ng balat. Yung kulay itim, hindi ko gusto yon. Kaya iiwan ko yun siguro. Hindi ko kakainin.
Ayan, may tempura din tayo. Kain tayo. Ayan, so, ito yung aking mga paborito, guys. Nakita ko, hindi ko alam na may, tingnan mo, nakikita ko yung pula na may skin na isda. Hindi ko talaga gusto yan. Napaka, ano, malangsa. Ay, yung iba ay nilalagyan nila, may ano naman, sugar, ay yung luya. Pero hindi ko talaga type yan. Yung tulingan na sashimi. Ito yung masasarap, yung ganyan, guys. Iwan ko talaga yan. Pero itry ko itikim ng isa kung hindi kaya. Kasi di talaga kumakain na ano, sashimi na may itim at saka yun, no? Diyan, itadakimasu. Dali, kain tayo. Sarap-sarap ng aking pagkain. Ito, pagkatapos natin kumain, punta tayo muna dito. Baka may durian. Titingnan ko lang kung may durian, guys. Pero wala akong nakitang durian at kahit Asian fruits, wala talaga, ay except sa banana at pineapple, hindi ko naman siya ano, kasi lagi tayong kumakain yan. Ang tinitingnan ko dito yung passion fruits at saka yung guava at yung durian, wala, guys, at saka yung sampalok. So wala tayong nakita, guys. Di, proceed tayo sa aking paboritong place. Idadalhin ko kayo sa aking paborito na ice cream, yung Robins, Baskin ba yun ang pangalan? Baskin Robins. Ayan, basta dito, tara. At dito pala yung aking paboritong juice pag pumupunta ako dito, yung fruits juice dito, yung parang smoothie. Ayan, pero hindi muna, hindi ko muna ngayon. Dito muna tayo sa ice cream. Gusto ko kumain ng ice cream kasi nagtitigis na ako ilang weeks. Ayan. Dito po ako kakain ng ice cream, guys. Ang aking paborito, di ba? Ngayon, ibahin ko ngayon ang aking... Lagi kong in-order dito ay nuts to you. Pero ibahin ko siya, imimix ko siya, titry ko sa ibang lasa. So, kung ano yung syllable, yun ang bibilin ko. Ah, ayan pala, Baskin Robbins. Ito na, guys. Ayan, may pre daw na... black cone. Ayan. Kasi ano daw, November and Halloween. Ito, guys. Lumabas na ako sa mall. Busog na din. Kaya uwi na tayo. Umpisa na naman sa trabaho online. Bunganga lang yung umiimik, guys. Ala, grabe pala dito. Dito, shortcut kasi tayo para mabilis. Para maabutan ko yung anak ko. Ayaw sumagot ng aking tawag. Tatanungin ko sana kung gagamitin ba niya yung sasakyan. Hindi siya sumagot. Ewan ko kung umalis na ba o natulog pa. Napagod kahapon kasi may school at may ano pa siya. Daming sasakyan. Ah, Martes ngayon. Ano meron? Okay, guys. Mahaba na din yung ating... Baka magsawa na kayo sa akin. Hanggang dito na lang at sa sunod na naman na araw, guys. Thank you sa lahat-lahat ng mga suporta nyo sa akin.